Hi guys and welcome back to my channel, and for today's video itatest natin ang Everbilen na Advanced Lip Define Matte Matic Lipstick. Ayun siya. And 2.5 grams siya. Hindi ko pala napakita kanina. So kakatapos ko lang gawin yung final thoughts part ng video. So ito siya. Maganda naman yung packaging. Tapos ito, tignan natin kung gaano kahaba. Ayan guys, so ito yung thumb ko. Kayo na mag-compare kung gaano kahaba siya. May konting fragrance siya guys ha. So para sa mga taong ayaw may fragrance, yung sensitive talaga, baka hindi nyo magustuhan. Pero super mild lang naman yung fragrance. Tolerable siya. Hindi siya yung umaalingaw-ngaw or kumakalat na Sobrang ganda ng shade na to. As in, sobra. Cashmere blush. Packaging. And guys, sana panoorin niya yung entire video para malaman nyo kung sulit ba yung 180 pesos nyo. Nabili ko to sa Lazada nung 12-12. Dami ko. Sobrang dami kong binili. Parang naka 10 kaya yata ako. Ginawan ko ng video yun eh. Halos lahat ng nabili ko nung 12-12. Kung gusto nyo mapanood, just hanapin nyo na lang sa channel ko. Ayun guys, so alamin nyo kung bakit maganda siya ka and kung ano yung mga important details for chapped lip. Kailangan nyo panoorin yung entire video. Promise. So just keep on watching para malaman nyo kung maganda ba. 180 pesos ang SRP guys. So just keep on watching. Hi guys! So, time check muna tayo. It's already 3:09 na ng umaga. And ito na yung kinabukasan. So, nakatulog kasi ako. And yun, nagising ako 1 hour ago. 1 hour na ako nagsasalita. Para sa mga tinetest kong product, sobrang dami. Kasi 1, 2, 3, 4. Ito yung panglimang product. So, ito na. Tapusin na natin tong para makatulog na ako. Makahilamos at tulog na ako. Nakatulog ako, may makeup girl. Lip Define Matte Matic Lipstick. So, basahin ko muna yung nasa likod. The Everbilen Advanced Lip Define Matte Matic Lipstick comes in a retractable crayon form that is extra easy to use and will help you achieve that matte and long-lasting pout for workout, work or play. Okay, so how to use this retractable matte lipstick on freshly exfoliated lips and fill in lips for that sexy pout you can wear from day to night. Okay. Ito yung kasalanan ko. Hindi ko binasa yung instruction and nagmamadali ako kanina nung ginamit ko tong product na to. So, late na kasi ako. So, hindi ako nakapag-exfoliate. Although, kaya yun yung dahilan kung bakit naging dry yung feeling. Kasi, dry talaga siya, guys. May dragging effect siya. Hanggang ngayon, meron akong nakikitang balat na pwedeng tanggalin. Off-cam kanina nung bandang, anong araw? Mga 8 or 9 o'clock, hindi to banda, natanggal ko na hindi ko mapigilan. As in, natatanggal talaga yung, kung gusto nyong gumamit nito, maganda siya eh, long lasting siya. Pakita ko muna sa inyo. Grabe, nag-drain dito. Crunchy na nung natatanggal na yan. As in, natatanggal na sila. Tapos may border na lang. Pero at least, nandyan pa din siya. For availability, syempre Everbilen na Advanced to, kala to sa buong Pilipinas. Sobrang dami, reachable talaga to. And blendability nitong product na to, nagbe-blend naman siya ng maayos. Kahit chapped lip ako guys, chapped lip na pala ako. Tapos hindi pa ako nag-exfoliate no, in-apply ko, kulit-kulit ko. For building the product, nag-build up siya. Ah guys, ako nga pala, hindi ko pala nasabi for availability. Available din sila sa Shopee Mall and Lazada Mall. So kung mas gusto nyong, or wala kayong time to go to malls, online shop.
shocking ang sagot dyan. Ako, binili ko to ng Lazada ng 12-12. So, ayan, nabili ko na siya. Sobrang ganda ng shade na napili ko. Saktong-saktong. And for building the product, nagbe-build up naman siya. Hindi rin siya, hindi ako nahirapan kahit may dragging kasi siya and dry skin ako. So, hindi ako nag-exfoliate. Ibig sabihin, merong mga chunky dry lips sa ibabaw nung in-apply ko to. Nung itong product na to. So, kahit ganun, pasok pa rin siya. Na-applyan ko naman siya ng maayos. And for blending, okay naman. Hindi naman talaga ako nahirapan i-blend. Tapos, for coverage, guys, covered na covered kahit dun sa mga gilid-gilid ng labi ko. For longevity, anong ilang oras na, girl, ang tagal natin tinest. 13 hours natin siyang tinest. So, ayun. Talagang tested na to dahil nakatulog na ako lahat-lahat and nandyan pa din siya. Hindi kasi ito, kung wala akong lipstick, tapos buong araw, as in pale ko siya na, pale talaga siya. Hindi to gantong may pink shade. Tsaka ang ganda ng color, coral talaga siya. Ganda. So, ayun. For matte finish, sobrang, as in, ina-apply mo pa lang sa labi mo, may dragging effect siya sa sobrang matte niya. And guys, so for packaging, para sa akin kasi, excessive to. Kung itong details na to, mas okay to, nandito siya mismo sa, sa packaging na to. Mas okay yun. Or kahit man lang dun sa... Namatayan ako ng battery. So, ayun guys, kahit man lang ilagay yung details dun sa mismong lalagyan, yung mismong packaging, okay yun. O kaya dun sa seal. Yung seal na plastic, usually ginagawa na yun ng ibang products lately. Na yung ibang ingredients and other things nandun sa seal. Okay lang naman, mas okay yung ganun. Kesa to, excessive, tsaka bulky. Although nakalagay naman sa kanya lahat, pero kaya yun dun sa seal, nagagawa ng ibang brand eh. Cruelty free, 24 months upon open yung expiration. Paraben free, nandito rin yung batch code and manufacture date. Net weight 2.5 grams, medyo konti siya. May stock number pa, sobrang daming details. Ported and distributed by Everbelena Cosmetics. And made in China sila. Akala ko local brand ng Everbelena, pero hindi. Made in China sila. Yung ingredients niya, guys, syempre, kung paraben free, walang paraben. And then, may perfume na nakalagay. And titanium dioxide. Yun yung mga kilala kong ingredients. Right? Meron siyang, mabango nga siya. Mabango yung scent. May fragrance siya. Pero hindi yung matindi na, yung habang ina-apply mo na umaalingaw yung fragrance. Hindi naman. Tapos, texture and formula sobrang dry, sobrang drugging. Shade range, ipapos screen kayo lang yung shade na available for this product. And for, okay ba siya? Ito yung pinaka main highlight talaga ng video. Okay ba siya for chapped lip? Kasi chapped lip ako guys. So, although, oo, pangit yung mga labi ng mga chapped lip, pero dahil doon, malalaman natin kung anong klaseng lipstick ang pwede sa ating mga chapped lip. Kasi alam ko maraming chapped lip sa mundo, girl. Dito sa buong Pilipinas palang marami na uso yan. Medyo hindi. Pero kung itatry nyo guys, nalagyan ng super thin layer lang ng lip balm. Kanyari, bagong ligo kayo, lagyan nyo na agad ng lip balm na konti lang sa labi nyo. Tapos i-apply nyo yung ibang face makeup. Then kung ilalagay nyo na to, so medyo natuyo na siya, diba? Sabi dito, kailangan exfoliated. Siguro exfoliate, tapos lagyan mo ng lip balm. Tapos lagyan mo ibang face makeup mo. So natuyo na siya. Tapos tsaka malagay ito. Ayun guys. Oh, goods na yun siguro. Pero kanina, nung ina-apply ko siya, nilawayan ko muna yung labi ko kasi naramdaman kong dry na. Dry na talaga yung labi ko. So, nung nilawayan ko siya, tapos tinayo ko ng konti, nung napansin ko, yung gilid, nung may laway pang kaunti, yung medyo basa, so in short, medyo basa-basa pa siya. Super, parang moist lang yung, nahirapan akong ilagay yung product. Hindi siya nagsaswipe ng maayos kapag medyo moisty pa yung lips mo. Yun yung napansin ko. Although, tiny parang napansin ko lang ng hindi maimay, dagdag ko lang sa mga napansin ko. Tiny details matters. Ayun. Alangan ako, basta kailangan may moisture pa din talaga. Sobrang drying kasi nung product. Transfer proof? Oo. As in, kumakain na ako doon sa kainan yung pinuntahan ko, yung kaya ako nagmamadali. Hinahanap na ako ng tatay ko. May kainan doon sa bahay, sa kabilang bahay. Nauna na sila. Ako, sumunod lang ako kasi nga andam ko yung naasikaso dito sa bahay. At saka, mabagal lang talaga ako. Late ako kumilos. Habang kumakain, wala namang nagtatransfer dun sa mga kutsara na ginagamit or tinidor. Although, nababawasan yung pigment, gradually siya. Makapit talaga siya sa labi. Smudge proof? Medyo. Oo, medyo.
Medyo. Parang 90% smudge proof and 90% transfer proof siya. Hindi rin siya sticky. Dry talaga siya. Matte siya. Hindi naman patchy ngayon kasi maganda yung stain na iniiwan. Smudge may dragging effect habang ina-apply and hindi naman nag-iba yung... Ito yung kagandahan nito. Kung ano yung kulay na ano na nandito. Itong package na to, magkalapit na magkalapit yung kulay ng mismo shade. Pagka in-apply mo, as is yung shade. Hindi nag-iba, hindi nag- oxidize, hindi nag-lighten, hindi nag-darken. Yun yung kagandahan nito. Kung ano yung nakikita nyo shade, yun na yun. Siyempre, kasi mahalaga yung mga shades na yun. May mga kulay. Kaya nga tayo may bumibili ng lipstick para umayos yung itsura ng mukha natin, bumagay sa yung labi. Basta, yun ang makapaghanap ng words, ilang video na yung nagawa. Basta naintindihan nyo naman yun. Waterproof, medyo waterproof. Basta ang kapit niya talaga. Maganda naman yung product. Kung hindi kayo, lalo na kung hindi kayo chapped lip, sobrang approved na approved to. Pero kung chapped lip kayo, kailangan lagay lang ng kaunting exfoliate, then nilagay ng kaunting lip balm, tapos patayuin ng konti, tapos ilagay nyo itong product na to. Yun yung pinakamagandang way para niya i-apply to. Yung talagang hindi magka-crack yung lips nyo. Ngayon kasi sa akin, medyo nagbalat-balat siya. So yun lang, hindi ko na mapahabahin yung video. All in all, sulit naman to. Tapos tignan ko lang kung magkano ko siya nabili. Nabili ko to ng 81 pesos, girl, nung 12-12. 180 yung original price niya. Sobrang ganda nitong shade na to, guys. Cashmere blush, as in the best shade ever. Ito yung saktong shade na hinahanap ko parati kapag may bago akong lipstick na bibilhin. Nakikita ko online. Hanap ko yung ganyang shade as is. Parang ayoko nga ibenta eh. Kasi binibenta ko yung ibang products na ginagamit ko dito sa channel natin. Yung mga one-time use na tinest, tapos ipopost ko na siya sa Shopee. So guys, yung ibang details, may kita niyo accounts ko doon sa description box below. If ever may gusto mong product na ipa-review, just comment down below. Also, check my social media accounts doon sa description box below. And if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video. Bye!